Oo, kailangan pala mag-register ka para hindi mo kako yung nakalagay sa pangalan mo. Ayan, tapos i-record. Ayan, nagre-record na siya. Okay. Hello, Janet! Hello, good evening po. Ayan, very good, malinaw. Yehey. Thank you. Thank you din. Kumusta naman? Nandun ka ngayon sa Iloilo? Yes, actually. Oo. Tapos yung work mo dati sa Iloilo din? Dito rin. Actually, malapit lang sa bahay namin. Ay, masaya naman pala. Pero gusto mo pa rin talaga mag-work from home, no? Siyempre, mas masaya kasi. Oo. Tapos maraming perks kasi yung work at home. Flexible ka. Oo, tama. Flexible ka. Sa bagay, naka-record na po tayo? Oo, naka-record na tayo. Sa bagay, ako rin, medyo malapit din sa bahay yung work ko dati. Kasi dito ako sa Project 4. Tapos dun lang sa Cubao yung work ko. Pero mas maganda pa rin talaga yung work from home. Hello sa mga participants natin. O, yan, marami na tayong ano, guests, LJ, Janet. O, diba? Andito si Ella, si Ivyline, si Jen Rose, si Leia, si Pinky, Renaline, Ruth, and Virginia. Hello! Ay, naka-mute ka. Ay, tama. Kasi pag prines mo yung mute, mamamute ka, tapos hindi mo na pwedeng i-unmute ang sarili mo. Oo, weird tong si ano, weird itong si Zoom, no? Paano ko i-ano, paano ko paliitin tong screen? Ah, naka-PowerPoint pala ako. Ako pala yung nag-share screen. Ayan. So, 9 minutes na lang. Ah, Muchi. Si Virginia. Muchi. Okay. Yun. So, 9 minutes na lang. We'll start na. Ayan. And then, na-on mo na ba, LJ, ang ating ano membership page? Ayan. Very good. So, before tayo mag-start with Janet's story. Ayan, sandali. Buksan ko ang ating ayan. Nasaan ba dito? Yon. Ayan. So, I'll show you yung ayan. Yung aming website. Ano nga ba yung link? Nakalimutan ko. Ano, LJ, palagay sa chat. Yung ano, ano yun? workfromhomebeawesome.com/secondlaunch ba yun? Oo, second launch. Second launch. Ayan. Ay, nandito pala siya sa PowerPoint ko. Ano ba yan? So, eto, you can go na to this link. Yung sa mga excited na talaga mag-enroll. Kasi sabi natin yung mga nandito sa webinar, sila yung mauuna na pwedeng mag-sign up. Ayan. So, you can go na sa workfromhomebeawesome.com/secondlaunch. Ayan. So, you'll get a 20% discount until mamayang gabi. So, bukas, pagising nyo, wala na siyang discount. So, para makuha nyo yung discount, you just need to use the discount code. Itong nasa baba, FastMover1206-2016. So, tingnan natin kung ano magiging itsura niya pag tinry natin yung discount. So, try ko nga mag-sign up. Kunyari, ayan, nandito yung ano, story ni Janet. Yehey! At saka, yung testimonials ng mga current enrollees namin. Ayan. Current enrollees namin sa Work From Home Be Awesome Mentorship Program. Ayan. Si ano, si LJ ang gumawa nitong landing page na to. Yehey! O, diba? Very good. Ayan. So, ito. Try ko nga ito. So, try ko si... Ah, meron din pala kaming bank payments andito sa baba. Yung mga gusto mag-bank payment. So, try ko tong si Diamond Membership. Kung gagana yung discount code natin. Para sure. Ayan. So, ganito yung makikita nyo. Membership. Check out. Ayan. So, 17,000. Okay. Tapos, meron dito. Click here to enter your discount code. So, okay, click mo yan.
Then, kunin natin yung discount code. And then, apply. Ayan. So, sabi niya, discount has been applied, blah, blah. Price for membership is only, blah, 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 blah. Ayan. So, ayan na. So, may 20% discount na siya. And then, para mag-check out, pag monthly yung payment nyo, kailangan meron kayong PayPal account. Pero pag hindi siya monthly, pwede nang diretsyong PayPal. So, ito, pag-click nyo yung PayPal checkout, kasi madali kasi si PayPal kasi pwede sa Pilipinas. Ayan. Yung iba kasing payment options, hindi pwede. Ayan. So, ay, awesome, Tasha, pa yung nakalagay dito. Alam ko, tinanggal ko yan. Ayan. So, ito. So, you can pay with a debit or credit card. Pero pag yung subscription ang kinuha nyo, papagawin niya kayo ng PayPal account. Kasi subscription. So, every month niya kayong sisingilin. Ayan. Tash, wait. Oh. Yung 9 months, mali yung discount, yung amount. Ay, totoo. Nako, buti na lang wala pa nagsasign up. Oo. Ayoko nga, no. Hindi talaga ako magaling sa mat. Ano ba yan? Yan. I-ano ko muna. Sige, ayusin mo muna. I-off mo muna. Okay, wait lang. Magko-compute muna ako dito habang nagme-webinar kayo. Oo, sige. Madali lang naman. So, ano siya? Magkano ba yun? 2,199 times 5. Oo, ako na mag-compute. Oo. Tapos, times 0.8. Ganun ba yun? Ah, 9 months nga pala, no? Oo. Times 8. Times 0.8. So, dapat ano siya? 14,073. Pagka may discount. 73. Okay. Oo. Ayun, mga hindi ka may magagaling sa math, malulugi tayo, LJ. Buti na kita ko kaagad. Oo nga, buti na lang. Ayan. Oo nga, no, the price for membership is 20%. Ata yun. Oo, parang ano, parang hindi yata siya 20%. Oo nga, no, 2,199 times 8. Wala kasi si Alfie ang ating accountant. Oo, tama yung price, pero yung sa discount code mali. Oo nga. Sana, using ko muna. Oo, 17,592 times 0.8. Ayan. Tingnan mo, rin tingnan mo rin yung ano, yung 9 months ni regular. Oo. Oo. I'm based outside Manila sa Maria Angelica. Saan ka naka-base, ano, Maria Angelica? Naga City. Ah, Bicol. Okay lang naman, Maria. So, ang marirecommend ko sa'yo, get the regular bundle muna. Kasi yung diamond bundle namin is for, ano, for 2 times live meetup every month. Yan. So, pwede naman kasi meron tayong weekly na Zoom meeting. Yes, hello Richard. Oo, nag-start na kami. Meron na kami for Davao din, Ella. So may option kami na for Davao and may option kami na for Manila. Meron ba taga Pampanga dito? Sa chat 'yon. Magpo-post din kami sa group kasi kung may mga taga Pampanga, andun si Hearty. So she can ano. She can assist yung mga nandun sa Pampanga. Ayan. So, 8:58 na, Janet. Bibigyan kita ng ano, ng screen share. Okay. Ano ba? So, stop share. Tapos, bibigyan kita ng screen share. Hindi, siya na. Pwede na siya na. Ako na pwede na. Okay. Ayan. So, try mo nga mag-screen share. Ayun, yun. Very good. Yan. Yan. So, kita na namin ang iyong screen. So, mag-ano pala muna tayo. Mag-intro pala muna tayo. So, hello everyone. This is the 10th episode ng ating Work From Home Be Awesome webinar.
So, I have my co-host, si Alfie, medyo busy. So, ang co-host ko ngayon ay si LJ. Hello ka rin sa kanila, LJ. Hi, everyone. Thanks for attending. Oo, thank you very much for attending. And we have our guest, si Janet Selose na student namin dun sa Work From Home Be Awesome Mentorship Program Batch 1. So, meron na siyang online work ngayon and she will tell you about her work from home journey. Hello, Janet! Hello, everyone! Una, take ko lang yung opportunity bilang pag-invite sa akin ni Miss Tasha bilang guest dito. Actually, hindi ko pa talaga na feel na successful na yung career ko. Pero excited na rin ako kasi nga newbie pa rin ako. Ganun pa rin yung stage ko. Pero excited ako na i-share yun sa inyo kasi sabay-sabay tayo na explore yung challenge at the start bilang virtual professional. So, magsa-start na po ako. Okay, sige, start ka na, Janet. Okay. My name is Janet Selose. Nag-Iloilo po ako. Yung current work ko po ngayon is social media manager. Yun po yung niche na kinuha ko. I have 3 clients actually. Sa ngayon, yung client ko is, pinapagawa sa akin is Facebook content manager. Yung isa, general virtual assistant. Pero, more at the start, more kami sa ano, sa social media management pa muna. Tapos yung isa is social media intern. So, struggle ko rin at the start yung time management. Pero mamaya ikikwento ko siya kung paano ko siya na-manage. I was a sales manager before po. Malamang po magtatanong kayo kung bakit nag-resign po ako sa work ko. Bale kasi kung nasa sales ka, yung nature mismo ng work is very demanding siya. Yun nga kasi dahil manager ka, yung you have to stay on duty for 24 hours. It's especially kapag may cut-off or kailangan humabol ng target at dapat yung achievement mo weekly, dapat at par siya. So, yung pressure sa akin, medyo mabigat po. Tapos yung hinahandle ko is puro mga lalaki, mga 10 sila. So, since the beginning of this year, naisip ko na actually na mag-home base. Kaso nga lang, kulang pa yung idea ko. Wala pa akong mentorship na alam. Hindi ko pa alam kung paano. Hindi ko pa kilala si Jomar Hilario. Hindi ko pa kilala si Natasha. Wala pa talaga akong kaalam-alam. Ang alam ko lang, yung mga scams na pwede mo ma-search sa internet. So, natatakot din ako na mag-join doon. So, dumating yung point na nanawala na ako ng motivation sa work kasi nga parang very stressful na siya. Tapos, yung stress mismo na nakikita mo sa face mo tuwing tumitingin ka sa salamin, nandun yung ang bata-bata mo pa, pero yung pagtingin mo sa salamin, parang ang tanda mo na. So, nandun yung question na hanggang kailan mo siya gagawin yung ganun. Kasi kulang nga yung income versus the effort, hindi siya fair. So, nung beginning of the year pa lang, inisip ko na siya. Tapos, nung dumating nung birthday ko nung July, sabi ko, bibigyan ko ng gift yung self ko. So, bumili ako actually ng book ni Jomar Hilario about the virtual career.
bumili din ako ng program niya na VA 2013. So, nag-decide na ako na mag-resign by August 15, 2016, at doon na siya nag-start yung virtual career ko. So, what are the reasons na ginagawa ko po ito? Una po, para sa family ko. Yung dito po, yung nakalagay is puro pamangkin ko lang. Bali po, sa pamilya namin, 10 po kaming magkakapatid, 7 po ako. Tapos, yung mother ko po, bata pa kasi ako, 11 years old, nung namatay na siya. So, kalat-kalat po kaming magkakapatid. Hindi po kami, never pa po kami naging reunited ever since. Kasi nga po yung situation namin is survival. Para makasurvive lang muna. So, i-explain ko lang muna kung bakit ko to siya, ganito ako ka-strict mismo sa self ko na gusto ko siya ma-achieve within 3 months, ganyan. Dati po kasi nung high school ako, college, working student po ako. Ako po yung nagbabayad ng tuition ko habang nag-aaral, ganyan. So, dyan po mismo nalalaman kung paano, yung perseverance, tsaka yung kagustuhan ko na gusto kong abutin yung pangarap ko. Hello? Yes, Janet? Ay, sorry, may umuugong kasi. Ah, sige, go lang. Go lang. Sige. Yung second naman na reason ko is yung, syempre, yung future family. Hindi na, nasa edad na po ako kasi na dapat mag-asawa na, magkapamilya na. So, iniisip ko, paano kung mangyari yung mga pinagdaanan ko dati sa future family ko? So, natakot na ako. So, dapat ngayon na single pa ako, hindi pa ako nakapag-decide na to go into marriage. Dapat yung plano ko ngayon, start ko na siya. Dapat may meron akong preparation. So, para pag may family na ako, I can have a quality time for the family. At the same time, yung income, for sure, meron siya. Tapos, yung third reason ko is yung gusto ko na mag-travel around the world. May ano ako kasi, may plan ako by 2018 to join the group of Bo Sanchez sa pilgrimage nila sa Rome or sa Holy Land. Actually, 2018 pa siya. So, ngayon pa lang, dapat mag-prepare na ako ng mga kailangan, you know, budget. So, at the start, yun lang muna yung travel goal ko. Pero, once makapag-start na ako, malamang, every year, meron akong objective for travel. So, what are the challenges na na-encounter ko at the as starting for this home work from home career? Una, limited yung budget ko. Nung nag-start kasi ako, nung nag-resign kasi ako, yung pera ko, nag-decide na ako, yung pera ko na available is limited lang siya. So, iniisip ko, within 6 months na maghahanap ako ng career, ng virtual career, malamang within 6 months, kukulangin ako sa budget. Tapos, yung second challenge is yung self-doubt. Natatakot po kasi akong humarap sa client. Natatakot po akong, masyado po akong conscious to speak English. Yun po, iniisip ko kung kaya ko ba,
Kasi kakaiba tong career na to kumpara doon sa dating career ko. So, andun yung doubt. Andun yung what if hindi ko kakayanin? What if hindi magkatotoo yung kagustuhan ko? Tapos, as the time na nag-a-apply na ako sa work sa Upwork, yon nag-update yata ako kay Tasha dati na ano, na-approve yung Upwork profile ko. Days lang yata, meron na akong rising talent badge. Tapos, after a week, nagkaroon na ako ng client. And then, hindi ko na namalayan, maybe after, within that 1 month, may meron akong ginawang mali. Kaya nawala yung rising talent badge ko. So, ayan. Ano kaya daw yung ginawa mong mali, Janet? Ni-research ko siya kasi. Nagbigay kasi ako ng proposal, nagbibigay ako ng email tsaka ng website address ko. So, hindi pala pwede. Hindi siya pwede, sabi sa policy ni Upwork. Ah, oo nga, hindi daw pwedeng magbigay agad-agad ng ano. Oo, ng email or Skype, ganun. Hanggat hindi ni client, oo, tama. Ganun, nawala na agad dahil lang doon. Yes. Oh. At saka, nung na-research ko siya sa Upwork community kung ano yung effect sa akin, sabi ng mga nag-comment doon, hindi naman siya actually big deal kasi i-hire ka naman ng client depende sa experience mo, hindi dahil sa badge na meron ka. Tama, oo. So, next. Paano ko na-overcome yung mga challenges? So, number one is to come up with better plan before resignation. So, yun nga, nung nag-resign ako, I already have savings. Nag-loan na rin ako from lahat ng pwede ko maloanan. Like, government loans, SSS, lahat minadare ko na para magka-shash out. Good for 6 months kasi may babayaran ako kuryente, rentals, internet bills. So, dapat prepared ako doon. And then, be with the right people. So, nung August, doon ko nalaman na palagi kasi akong umattend ng webinar ni Jomar Hilario. Doon ko rin nalaman na may live event siya sa Cebu. So, doon na ako nag-decide na kahit malayo ang Cebu from Iloilo, dapat umattend ako ng live event kasi nga, mas maganda yung live kasi mas mamomotivate ka pa ganun. Tapos, mamimet mo mismo yung mga tao na the same yung gusto tulad sa'yo. And then, mas updated yung malalaman mo na dapat mong gawin kumpara dun sa recorded lang or sa downloadable lang kasi 2013 yung kinuha ko. So, hindi na yun updated. Malamang pag ginawa ko yun, yung rate ko sa client mababa siya. Tama. Yes. Then, yun nga dahil diba takot ako na humarap sa client, nag-decide ako sa self ko na dapat harapin ko sila. Iniisip ko kasi kapag hinintay ko pa yung 2017, ano yung future ko in 2017 kapag late na ako humarap sa client? Baka hindi ako marunong mag-negotiate. Baka hindi ko kayanin yung declines, yung mga negative feedback. So sabi ko, I'll give myself within this 2016 na harapin ko yung mga challenges na ganyan. So, dapat, nandun na yung feeling na matatag ka, nandun na yung feeling na yung confidence nandun na sa'yo. Tapos, dapat kung nandun rin yung mindset na
kahit ano pa yung sabihin ng client mo or yung feedback nila sa iyo, dapat positive lang yung isipin mo. So within that 2016, within this until this December, so hinarap ko talaga siya. So sabi ko, ako mag-start ako ng 2017 na okay na yung confidence ko para makapag makapagbigay na rin ako ng rate talaga na bagay doon sa pinagsikapan ko. So asa sa anak ko unang na-hire. Una ako na-hire via Upwork. Yun nga, nung una kong na kwento kanina, na after a week lang na approve ng Upwork profile ko, nagka-client na agad ako. Pero, 1 week lang kami nag-work together. After that, noong October actually, after the seminar sa Cebu, naisip ko na hindi naman si Upwork lang na ang pwede kong kunan ng ano ng client. So nag-research ako sa ano via Facebook kung sino yung naghahanap ng mga virtual assistant. So nag-message ako sa kanila, nagpo-post ako sa kanila isa-isa. And then wala akong reply. Okay lang, wala akong reply for a month. Pero by November, after nung nawala yung client ko from Upwork, meron akong client na nag-contact sa akin from Facebook. Actually, mas okay yung sa Facebook kasi mas okay yung rate compared sa Upwork. Mas, yun nga, wala nga siyang deduction compared sa Upwork. Siguro yung client hindi pa siya knowledgeable sa mga online job service provider, so hindi pa siya strict sa mga sa rate. So nasa akin yung authority kung paano ko mag-deal doon sa rate na gusto ko, or depende rin sa skills na ino-offer ko sa kanya. And then, ano yung situation ko that I am working from home right now? So, hindi pa naman po ako successful, pero yung current na ginagawa ko sa ngayon is yung dinidisiplina ko yung sarili ko. Yung una dapat is yung time management. I have 3 clients kasi every day. So, I wake up actually by 3:30 a.m. Tapos, nagsistart ako ng work ng 4 a.m. Actually, willingness ko po yun na ako talaga mag-start ako ng ganung time. Tapos, 2 hours per client lang siya lang naman siya. So, flexible naman yung oras. So, after 2 hours, take a rest muna ako. Or babalik, magtutulog muna, or lalabas, or kakain, depende, or magka-catch up ng lesson ni Miss Tasha, or manonood ng lesson ni Jomar, depende kung ano yung gusto ko sa time ko. Tapos, I end my day mga 7 p.m., kasi nga, yung unang pinaka-struggle ko kasi, yung paano ka matulog ng early. Kasi nga, pag nakaharap mo na kasi yung laptop, tapos nag-end ka ng 10 p.m., hindi ka pa matutulog niyan kasi masyado pang active yung mind mo. Maybe juice siya sa, I don't know, radiation from the laptop. Hindi ka pa kasi makakatulog niyan. So, I end my day mga 7 p.m. para at least ma-relax ko pa yung self ko. Para by 10 o'clock, tulog na ako. So, yung tips na gusto ko lang i-share
sa mga gustong mag-work at home is ito. Number one is get a mentor. Siyempre, yung pag-deciding nyo na mag-join sa mentoring ni Tasha, yun yung one way na yung willingness nyo na i-improve yung self nyo, andun na. So, nagsastart na kayo na i-develop yung self nyo. So, hindi ka na mag-doubt sa self mo kasi nasa tamang guidance ka, nasa tamang mentoring ka. So, i-expect mo na that within a certain time, magsasucceed ka na niyan. Kasi nga, nandun na yung willingness mo to spend money for mentoring. Kaya, within 6 months, iba ka na. Mayroon ka na niyang maaabot. So, yung number two tip is find people or group of people with the same interest. Sa akin kasi, nung after ng seminar doon sa Cebu, I have a group na taga Cebu rin sila. Regular kami nagko-communicate. Doon ko rin nalaman sa kanila yung regarding sa mentoring ni Tasha. Tsaka yung mga updates from other VAs, sa kanila nalaman. So, kung ano yung nalaman namin na tip from others, nagsishare kami. Tapos, kung ano yung experience namin, nagsishare din kami. So, mas maganda pag may group ka talaga. And then, with the mentoring with Tasha, kasama ka rin kasi dun sa group. So, anytime, pwede ka mag-ask ng question, nasasagot nila. Anytime, pwede ka mag-contact ng kung sino-sino ng member. Pwede mong tanungin kung ano nang ginagawa niya. Pwede mong tanungin kung pwede ka magpaturo kahit sa mga simpleng tutorial lang kung gusto mong mag-catch up ng lesson. Tapos, nung number three is have the right attitude when dealing with challenges. Yun nga yung sabi ko kanina, di ba? Within this 2016, dapat ganito na yung ano ko. Dapat within 3 months from now, okay lang sa akin na I have to work 6 hours a day kasi nga may objective ako na gustong maabot within 3 months. So, dapat yung right attitude, dapat yung discipline nandyan sa'yo, nandyan yung perseverance, nandyan yung determination, nandyan yung goal achiever ka dapat. So, wag mo na mag-entertain ng distraction, wag mo na labas ng labas, dapat nandyan yung sa isip mo na mag-focus sa lessons, sa learnings, tsaka mag-level up. Tapos, yung advice ko lang po is ito, yung natutunan ko rin sa dating company na pinagtatrabahuhan ko. So, be smart dapat. So, smart is specific. So, dapat kung may goal ka na gustong abutin, dapat alam mo na yon. Dapat specific ka. Huwag masyadong kalat-kalat. Huwag masyadong marami. Dapat kahit isa lang, pero dapat specific lang siya. Tapos, dapat measurable. Measurable. Huwag masyadong... Kung hindi mo man lang siya maaabot, what's the use na gawin mo siyang goal? So, dapat... makakaya mo siya. Yung A is attainable. Yun nga, dapat makaya mo siya. Huwag masyadong... na over na daming mong gusto pero hindi mo rin kayang maabot. So, isa-isahin mo lang muna. Unti pa unti-unti para paunti-unti mo rin maramdaman na nagle-level up ka na. Tapos, dapat relevant siya sa mismong career mo. So, kung distracted ka, kung ano-ano yung ginagawa mo, so, dapat
i-avoid mo yun. So, tapos, dapat timely siya. Timely kasi dapat bigyan mo ng deadline yung self mo. Halimbawa, gusto ko ma-achieve within 3 months, ganito, ganyan. So, dapat wag ka lang magbigay ng goal sa self mo, pero hindi mo goal lang siya, pero hindi ka nagbigay ng timeline. Yun pala, mangyayari lang siya within years na. So, sayang yung effort mo. Tapos, yung isa pang may additional lang ako na tips. If you encounter a challenge, dapat yung nasa isip mo is always move forward. If plan A doesn't work, isipin mo na lang na may plan B pa until Z. So, marami pang plans. So, huwag ka masyadong ma-frustrate kasi ang dami pang ways. Tapos, focus on learning. Learning lang talaga yung focus mo every day. So, kahit may mga frustration ka, importante yung naiisip mo na nagli-learn ka pa rin. Tapos, yun nga, kanina ang sabi ko, timeline. Kasi, natutunan ko kasi doon sa dating pinagtatrabahuhan ko na pag may gusto ka, may target ka, dapat yung target mo, yung achievement mo is nasa at par siya. Halimbawa, may target ka within a month, pero dapat i-subdivide mo siya into weekly goal. So, yung weekly goal mo, dapat na-achieve mo siya para paunti-unti na-achieve mo na rin yung monthly goal mo. Yon. So, yung last quote na pwede kong i-share is, yun nga, harapin mo yung humarap ka sa salamin every day and tell yourself na ano, heto, mirror, mirror on the wall, I'll always get up after I fall. Whether I run, walk, or have to crawl, I'll set my goals and achieve them all. Yan lang po. Yay! Thank you, Janet. Palakpakan natin si Janet. Clap kayo sa chat. Clap, clap. Kinabahan ako. Kinabahan talaga. Yay! Good job, Janet. Ang ganda ng ano mo, ng slides mo. Paano mo nagawa yung ano, parang chok-chok? Ikaw ba gumawa? Ang ganda ng presentation. Oo. Yung app na ginamit is ang ano, ang Ripple or RIPL. Yes. RIPN? RIPL. L. Oh, alam ko lang Canva. Tingnan nga natin yan. So, yan, dyan mo siya ginawa? RIPL. Wait lang ha. Ibe, ano. Sige nga, patingin kami. Ang ganda. Hindi siya kasi ano, hindi siya app for desktop. For ano lang siya, mobile. Ah, for mobile. Oo, tapos yung Android version niya, limited pa siya. So, yung ginagamit ko ngayon is for iOS pa lang. Ah, so yung, ayan, alam na yan, yung mga naka-iPad, no? So, pang iOS pala siya. Mamaya nga, titingnan ko yan dun sa iPad. Ang galing naman, ang ganda nga, eh, di ba? So, ita-type mo lang yan, tapos mamimili ka ng font doon. Yes, mamimili ka ng font, mamimili ka ng background, mamimili ka lang ng template. Actually, mas mabilis siya kasi yung sa Canva, matagal ako gumawa ng graphics doon. Mm-hmm. Sa Ripple, ang bilis. Sa isang oras, makapagtapos ako ng tatlo. Dalawang graphics tsaka isang animated na video. Para basta mas mabilis siya kumpara sa kanila. Oh, galing-galing naman. Ripple, boost your social media, blah, blah. Ganon. Yan, dinadownload ko na. Dinadownload mo na. Ito yung ginagamit ko na, ano, yung mga
clients ko na hinahire ako, nagbibigay ako actually ng sample sa kanila, pero ito yung ginagamit ko. Oh, ganda. Alam, oh, alam nyo na yan, ang technique natin. Oh, ang ganda, no? Tutorial niya. Oo. Ay, yung ano niya, yung sa Android nakalagay, this app is in development. At least meron. Sige, it's pero meron na siya. Oo, meron na siya. Mamaya nga sa iPad din, titingnan ko. Ayan, thank you so much for sharing with us your ano work from home journey, Janet. And also pala, yung sabi mo kanina na, ano, na hindi ka pa successful, ang masasabi ni LJ dyan, namin ni LJ dyan, is successful ka na kasi nakakuha ka na ng online job. Di ba, no? Oo, yung success na yun, tatlo pa nga clients mo eh. Oo nga. Yung iba nga hindi makahanap ng kahit isang client, di ba? Yung current situation ko kasi, sabi ko, may mga pending pa kasi ako na client na nagbakasyon pa. So baka natatakot kasi ako, baka bumalik na siya by next week. And from yun yung sa Facebook ko lang siya nakita. Mm-mm. So baka bumalik na siya by next week. Mapipilitan talaga ako na i-decline yung isa sa client ko. Ah, oo. O sabihin mo sa ano, work from home be awesome elite para at least pagka dinecline mo yung client mo, meron kang ano, meron kang parang hindi mo naman ibabato si client mo, at least may papalit sa iyo ganun para hindi magalit si client. Oo. Sige po. Oo, 'yun para ano, para hindi naman siya magalit. Parang masyado yata mabilis yung presentation ko. Ah, okay lang naman. Oo, ang iyong presentation and maganda rin. Oy, ano to? Sandali lang. Ito, nag-aano ng mechanical pencil ang aking baby. Ayan. Ayan! So, LJ, explain mo sa kanila ang ating ano, ang ating course. Ikaw pala yung mag-share screen. Ako. Oo, stop share ko. Ayan, pakita mo sa kanila ang ano, pinaghirapan mong landing page. Yay! Isang araw na lang. Oo, di ba? Yay! Okay, nakita nyo na? Ayan, kita na namin. Okay, so ito yung pinaghirapan kong landing page for one day using DV. Na first time ko gumawa ng sales page using DV. So, ito na po yung Work From Home Be Awesome, Be a Techie VA course. So, ang description is you will be a virtual assistant who specializes in providing WordPress and podcast editing services. So, oo, bakit kasi malaki ang ano, bayad dyan. Oo. Kasi kaya yan yung pinili namin ni Tash na mag-specialize kasi malaki yung bayad sa WordPress and podcast editing. Tapos, madali lang siya. Wala nang report-report. Okay? So, click nyo to dito. Yan. Nandiyan na yung story ni Janet. So, kung ano yung sinabi niya kanina, yun lang din yung nandito. And of course, you know, alam naman natin yung mga emotional pains natin lahat. So, yung mga problems ninyo. So, kung meron akong nalista na hindi nalista dyan, sige, sabihin nyo sa akin, idagdag natin. And then, so, not enough money to support your family. And then, impossible to achieve your work from home goals. At least $8 per hour ang charge. Ako, ang take ko dyan, dapat $10 per hour. Oo, para ano kasi masyado ang loob ni LJ, alam niyo eh. Kasi pag 8 yung rate mo, tapos babawasan pa yan ng 20% ni upward. Ah, sa bagay, oo nga pala, 20% na pala ngayon. No? Oo. So kung 10, edi 8 yung makukuha mo. Diba? Medyo magiging net. Tama. And then, no quality time, of course. Yan talaga yung gusto natin lahat. So, quality time with our loved ones. Tired of working in the night shift. Kami ni Tasha, pagod na pagod na dati. Pagod na pagod na. Kaya, yun. Of course, hindi nyo na makasalanan yan. Kasi yun talaga yung designed ng society. Kaya, di ba, parang factory yung buhay natin. School, and then college, and then work. So, ganun talaga. Kaya, napaka hindi traditional nitong ginagawa natin. Kaya kasi skills based na yung ating society ngayon. So kahit anumang degree na kuha mo diyan, hindi mo naman kaya gawin yung trabaho, edi wala ka din.
So kaya ang hinahanap ng mga employers ngayon is, no matter what your background is, as long as you have the skills to do the job, kukunin ka nila. Kaya madaming, you know, unconventional na VAs, kagaya namin ni Tasha ng mga undergrad, call center agents, naging VA, naging entrepreneurs. Kaya there is really success in this virtual career. So, again, yung course namin, be a techie VA course. So, enrollment for batch 2 is now open. I-open ko na yung mga levels. Saglit lang. Oo. Ayan na, i-open na ni LJ ang cart. Open na. I-open ko na yung cart kasi kanina nagkamali lang kami ng kasi compute. Kanina mali kami ng computation. At saka yung number of months na i-charge, kaya gano'n. Mga hindi. Wala kasi tayong ano, C na kasama. Kaya gulo. Wala. Tsaka ano, math kasi para sa akin, mental abuse to human. Kaya dapat calculator. Oo. Ayan, okay. Sandali, may nagtanong. Sabi ni... Wait, copy ko lang to. Sabi ni Richard Rosario, ano daw ang website? Ito, Richard, yung link. Ayan, nilagay ko sa chat. Workfromhomebeawesome.com, second launch. Ayan. And then, we have you get a 20% discount pag nag-sign up kayo today until tomorrow, 12 a.m. So, technically, hanggang 11:59 p.m. lang today. Ito yung discount code namin sa chat. Asa na? Ayan. Fast Mover. Bakit sila nagdidikit-dikit? Ano ba yan? Yan. Fast Mover 12-06-2016. Ako nga mag-share screen. Sandali, para okay. Makita nila, no? Desktop. Share screen. Ayan. So, ito, you can go to this site. Yan. So, workfromhomebeawesome.com/second launch. And our coupon code, ito, discount code natin, FASTMOVER1206-2016 para magka 20% discount kayo. Tapos, tomorrow, regular price na siya. Tinitingnan ko yung Ripple ni Janet. So, tomorrow, magiging regular price na siya. So, scroll down tayo. Ang regular price namin is, dalawa pala yung plans namin. Hindi namin medyo na-explain kanina. So, yung premium is yung regular plan. So, this is for weekly Zoom meetings. Ang weekly Zoom online meetings natin is every Friday, 9 p.m. And then, we also have monthly live meetup. So, usually, that's tuwing Saturdays. So, we can work together live. Tapos, para makita natin personally yung mga gawa nyo, ganon. And then, you also get resources here like VA contract, tapos client welcome letter, tapos kunyari, magsa-subcontract kayo sa VA. So, meron tayong subcontract dyan, ganon. And then, we will help you have your VA branding. Ayan. Hindi lang logo yan, yung branding. Madami pa yan. And then, we'll also help you set up your VA website para pag binisit ni client, for example, yung profile mo, meron kang parang store. So, you have your VA website. So, kahit hindi mo na kailangan si Upwork, makakakuha ka pa rin ng online job kasi meron kang online portfolio, online profile. Yan. So, we'll walk you step by step on your VA journey. This membership is for 9 months. Ayan, si premium. And yung premium namin is, magkano ba? Ayan, 1,199 pesos per month. So, we have membership for Manila. And we also have membership for Davao. Kasi uuwi na si LJ ng Davao. Yay! Makaka-uwi na si LJ. Ayan. And then, if you get the full 9-month membership na,
you get 1 month for free. So you only pay for 8 months. And if you sign up now, you'll get that 20% discount. Yan. And then, meron kami isang upgraded version, which is yung Diamond membership version namin. So, ito, it has all the premium versions. And ang difference is may additional live meetup. So, instead of one monthly live meetup, you'll get two live meetups. So, additional live meetup is every Friday. So, pwedeng every other week yan, ganun. And then, you'll also get additional online meetings. So, aside from the online Friday meeting every 9 p.m., you'll also have another 2 hours meeting with us every Wednesday, 9 p.m. din, para sa mga meron pang regular work. Kasi dati ako, nung nag-start ako as virtual assistant, meron pa akong work. Ikaw, Janet, nung nag-start ka, may regular work ka? Pa ba noon? Pinagsabay mo ba sila? Wala. Nag-resign talaga ako. Talaga nag-resign? Nag-plan talaga ako na ano, na once I start, dapat full-time na talaga. Oh. Kasi masyadong hindi yung work ko. So, hindi ako makapag-start pag ganun. Ah, okay yon. Kasi ako yon pinagsabay ko. So I have ano, I have a BPO job yon. Tapos meron din akong online job yon. And then for bank payments, ito yung bank payment natin. So for bank payments, click here. Ang ganda ng button mo. Wow, cute. Oh, di ba gumagalaw? Oh, si LJ Gawayan, matututunan nyo yan. Ay, oo nga pala, yung bonuses namin, muntik na namin makalimutan. So bonuses, alam ni Janet at ni LJ to at ng mga ano, ng mga nandito sa chat, ay andito sa webinar na students namin. So, you'll get an online Coursera hack. Ayan, secret yan. Yan. So, yung mga mag-enroll lang ang makakakuha niyan. And then, we'll also give you premium themes and plugins to use para matapos mo na yung virtual assistant website mo. Ayan. So, yan. All in all, ayan, ito yung rates natin. And then for bank payments, we only accept yung full na 6 months payment lang. So, malito LJ, you only pay for 6 months. Ay, hindi ko na-update ako, dapat mag-update nito. I-update ko na now para makita niya. Okay, sige ka. Ano, hindi talaga kami ano, di kasi kami pareho ni LJ, kaya ano, sandali, ayusin ko nga, visit site, ayan. Yun, kasi pag bank payment, mahirap kasi maningil ano, every month, second month. Oo, hindi siya automated. So pag bank payment, dahil 9 months yung membership, you only pay for the 8 months. Ayan. So, ito na. Ay, makikita nyo kung paano mag-edit kay DV. Madali lang. So, kukunin ko tong page na to. So, right-click, open link in new tab. So, pag bank payment, pareho lang nito. So, 9 months yung membership, you only pay for 8 months. So, pag yung premium ang kukunin nyo, it's 9,592. And then, if it's diamond, it's 17,592. Same for Manila and Davao. Yan. So, pag nag-bank payment kayo, email the deposit slip to me. Ayan, ito. So, BPI ang banko ko. Ayan. Email the deposit slip to me at tasha@mamitasha.com. And kung nasa Davao kayo, please indicate me if you are in Davao kasi sasabihin ko kay LJ. So, aayusin ko na to ngayon in live ano webinar. Ayan, i-enable ko na ang visual builder ni DB. Ito pala yung gagamitin nyo pag nag-enroll kayo sa course. We'll provide you this theme for free. Sandali, magkano nga yun? 9,592. Ayan. Kasi dito nakalagay dito 5 months. Kinompute ko kasi yung lessons and hindi siya kasya ng 6 months. So, kailangan 9 months. Ganon.
17,593. Question daw, Tash. May discount daw ba? Oo. Yun nga yung iniisip ko. So, pag bank payment, you can get a discount if you pay by tomorrow. Okay. Oo. Kasi syempre, sarado ang banko ngayon. Oo. Oo. So, yun. Pag bank payment, ano, you'll get a discount if you pay by tomorrow. So, kailangan yung, kasi may date yung deposit slip. So, pag sinend nyo siya sa akin, dapat ang date na nakalagay is tomorrow, December 7, 2016. O di ba na-modify ko na siya yan na 9592 sa 17,592. So, pag chinek nyo yan, so pag 20% discount, sandali, sisave ko muna siya. Save, ayan. Save kay DV. Ayan. So, minus 20%, so 9592 times 0.8. So, it will just be 7,673. Ayan. And then, for the diamond, so 17,592 times 0.8. So, it will just be 14,073. Ayan. So, that's all you need to pay kung until tomorrow na lang, until December 7. Kayo, makakapag-deposit ng for membership nyo. Ayan. So, any other questions aside for from the bank payment question? Go, Janet. May question ka. Ay, ako pala may question sa inyo. Asan na ba yung poll dito? Poll. Asan na yun? May polls. Ayan, polls. Yan. So, meron akong question. Where are you located at? So, ang ating choices ay NCR, Davao, Pampanga. Pag wala kayo sa choice, pakisulat na lang sa chat kung asan kayo. Tapos ila-launch ko na yung poll. Ayan. Ayan. So, kita nyo na ba yung question? Can you tell me sa chat kung kita nyo na yung poll ko? Kita mo na ba, Janet and LJ? Yes, nakikita ko na po. Ayun, ang galing-galing naman itong Zoom. Oh, nakita ko na may tatlo nang sumagot na ano, NCR. Makita saan yung poll? Paul. Eh, ba't hindi nakikita? Rowella, ilagay mo sa chat, France. Wala ka sa pagpipilian. Ayan. Saan nakikita, Janet? Type po na lang gusto mo. Okay. Ayan, oh, nakasubmit na si Richard. Oh, may anim ng submit na nasa NCR daw sila. Ganon. Hindi mo nakikita, LJ? Hindi. Iba ka pag Mac, iba. Ay, weird. Kasi sabi niya, ano, ayan, oh, viewers are now viewing questions. Ganon. Merong Rizal, so sa NCR ka na. Naga City, Camarines Sur. Ah, Camarines Sur. Si Ella ay Rizal. So, NCR yan. Okay. Walang poll si Rowella at si LJ. Kasi mga nakamak daw kayo. Ganun. Oo, nakamak yan si Rowella. Wow. Kaya siguro. Oo, kaya wala siya. Ay, bakit kaya ganon? Weird naman, no? Sa ano kaya? Oh, ang cute nitong ninja, no? Diba? Ba't oh, hindi lumalabas yung sumomi? Ay, eto, lumalabas yung sumomi sa picture ni Janet. Oh, diba? Ang cute-cute. Oh, 7 pa lang yung ano, sumasagot. Nasa ng ibang ano, 20. Kasi 27 tayo. Oo, LJ. Oo, nakamak si Rowella. Yan, any other questions about the course or questions for Janet? And tapos i-share screen ko pala yung ano para makikita nyo, yung discount code.
Ang start ng mentorship, Richard, is sa ano na? Pag nag-enroll na kayo ngayon, kasi ang open cart namin, ang enrollment is until kailan nga? Until next week, sa next webinar, December 13. So pagtapos na, pag December 14, 12 a.m., stop na yung, i-close na namin yung cart namin. So ang start ng mentorship is ano na, Friday, December 16, yan na yung live Zoom meeting. So sa December 16, makakasali na kayo dun sa live Zoom meeting namin. Pero if you enroll now, pwede na kayong sumali sa Friday kasi meron na kaming live Zoom meeting sa Friday. So si ano, si Muchi, dahil super duper fast mover. pagka-open ko nung cart, 'yon, bigla na lang siyang nag-enroll. So ma-join ka na sa amin ng Friday. So, may questions. Sandali. Ang daming question. Ayan. What if gusto ko po mag-monthly? Sabi ni Ace. Ace, pag monthly ka, ang pipiliin mo is yung ano, yung monthly. May monthly option doon. So, premium or monthly na diamond. Oo. Share ko. Ito ulit. Ayan. Sa baba, if you scroll down, ayan, kasi may mga testimonials kami. Ayan, so premium or diamond, ito, yung monthly. So monthly for Manila, monthly for Davao, tapos diamond, monthly for Manila, and then for Davao. Don't forget yung discount code natin, which is, ayan, Fast Mover 12-06-2016. Ayan, ito. Fast Mover 12-06-2016. This is until, ano lang, until today lang. So, bukas deactivated na si 20% discount. Ayan. So, sabi na, sandali, isa-isahin natin yung mga questions. Ayan. Ilan po tutorials na natapos mo, Miss Janet? Ilan daw, may tutorials ka bang ginawa, Janet? Opo. So actually, 10 yung tutorials na ginawa ko. Kaso lang, yung tutorials na ginawa ko kasi, based dun siya sa VA 2013 na downloadable ni Jomar Hilario. Hindi ko siya na-update. Ah. So, natapos lang siya. Nung nag-October 1 na event, sabi ko, i-change ko yung iba. Hindi ko na po na-change. Na-continue na lang po ako. Ng application. ikaw ano, LJ, ilan tutorial mo? Ano, 11. 11. Oh, mga masisipag kayo. Ako dalawa lang tutorial ko nung nag-apply ako. Yon, basta may ano, Matt, basta meron kang website, ayun, tapos mahilig lang ako magsulat ng blog. Ayun, so matatanggap ka sa trabaho. So, dalawa lang kasi yung tutorial ko noon nung nagsimula ako. Tapos, nakakuha na ako ng mga clients, ganon. And then, sabi ni Ivy, how do you find your clients in Facebook? Ako po, bali, ano, i-type mo doon sa search bar sa Facebook na ano, naghahanap ka, looking for a virtual assistant. Yun po yung ginawa ko. Oh. And then, may isa suggest siya si Facebook sa'yo. Tapos pwede po makita yung mga possible clients na naghahanap ng virtual assistant. Tapos, dali nga. Yung ginawa ko, gumawa rin ako ng proposals na katulad dun sa Upwork. According din dun sa hinahanap nila. Tama. Tapos, anong ginamit mong ano style ng proposal yung tinuro ko sa inyo? Yes. Yun din. Oo. Kung ano yung kailangan ni client, yun lang din yung ano ko, ginagawa. Tapos yung nagbibigay rin ako ng samples. Pero yun nga, mabilis lang naman siya gawin. Uh-uh. So mas ano kasi yun, mas maganda sa part ni client kasi nakikita niya yung mga result ng pinanggagawa mo. Oo, kung marunong ka ba talaga gumawa, 'di ba? Janet, may question ako.
Yes. Dun sa Ripple, bumili ka ba ng Pro? Kasi konti lang yung options for free account eh. Oo. Actually, yung ginagamit ko ngayon, Pro siya. Tapos, kapag free siya kasi, yung logo ng Ripple, hindi siya makukuha. Pero kung Pro siya, at $9.99 per month yata. Oh. Pwede kang gumamit ng kahit ilan pang logo na kailangan mo. So, kahit magkaroon ka pa ng napakaraming clients, okay lang din yung Ripple. I-maximize mo na. Oo nga, sa bagay, no. 999 lang. So, 500 pesos. Kayang-kaya niyan. Pati pala yung ano, yung sa course namin, yung 2,199. Isang araw nyo lang yan kikitain. Diba, Janet? Tsaka LJ, diba? Ilang oras lang yan. Oo, ilang oras lang yan. Wala pang one day. Ganon. And then, sabi ni Jennifer Mercado, paano pag monthly? Yun nga, meron kaming monthly doon. Ayan. Paano yung payment pag nag-ask uli siya? Ano, Jennifer, yung payment pag monthly will be through PayPal. So, pag ito yung site namin, pag nag-sign up ka dito, ayan, you need to create a PayPal account kasi si PayPal yung maniningil sa'yo every month. Ayan. So, pag wala ka pang PayPal account, pag sa-sign upin ka niya for a PayPal account. Tapos dun, kunyari walang laman si PayPal mo, dun mo ililink yung credit card mo. So, you can pay through PayPal. Yon. And then, sabi ni Joyce, hello, Joyce! Ayan. For current students, kailangan ba namin sumali sa second launch? Hindi. Continue lang kayo ng membership. Oo, kasi mura pa sila noon dati, LJ, no? Oo, ayan. And then, okay. Ayan, may questions pa ba kayo? Ito ulit, yung link natin. So, workfromhomebeawesome.com/secondlaunch. So, mamayang 10 p.m., ilalagay ko na to sa ating Facebook group kasi sabi ko after 1 hour ko siyang ilalagay. So, mauna muna yung ano, yung mga nandito sa webinar for the super duper awesome discount. And then after 1 hour, saka ko siya ilo-launch dun sa ating Facebook group. And then, Pinky, sabi ni Pinky, paano binibigay yung lessons? Is it self-paced? So, yung lessons, Pinky, is andito sa membership website kay Work From Home, Be Awesome. Ayan. So, currently, andito yung mga lessons. Currently, we are at lesson number 11. So, self-paced naman siya. Pero, these lessons, we recommend na you take one lesson per week. Kaya 9 months siya. Kasi one lesson per week, and then we talk about it every week dun sa, hindi na pala Google Hangout, Zoom meeting natin. And then during that Zoom meeting din, every Saturday, nag-a-add tayo ng bagong lessons. Yon. Ayan, any other questions? Ay, o nga pala, Janet, yung social media management mo, anong gamit mo? Yung setup kasi kami... Buffer, ganun. Oo, Buffer yung, actually yung gumagawa ng scheduling yung client. Mm-hmm. Kasi yung nirarush kung sa ngayon is more on content. Saka yung engagement sa Facebook, ako naka-assign doon. So, siya yung bahala sa scheduling. Ah, okay. Ayun, may tanong si Ace. Paano po ang discount pag monthly? Ang pag monthly, Ace, ang discount every month din. So, di ba yung regular rate namin is, ito, balik tayo, sa ating landing page na ginawa ni LJ. O, di ba dalagyan mo talaga ng ganyan? O, oh, galing. Ayan, so, for example, ito, today, the regular price is $1,199.
if you use the coupon code, you get a 20% discount every month yun. So, 1199 minus 20%. So, magiging 959 na lang siya monthly for your full 9-month membership. Yon. And then, ito rin, yung kung full 9-month membership, so, you only pay for 8 months, tapos pag today ka nag-sign up, minus 20% pa tong si 9592 na to. At saka si 17,592. Yan. So ano lang siya, 9 months lang siya kasi ano, syempre kailangan din namin magpahinga ni LJ. Hindi buong taon. At saka ano, kailangan nyo rin syempre magpahinga. Syempre magbabur months na. So pag January tayo nag-start, February, March, April, May, June, July, August, September. O, di ba? October, tapos na tayo. So, sigurado naman ako, October, may clients na kayo noon. So, magpe-prepare na kayo for Christmas gifts nyo for December. O, di ba? Tama. Ayan. Any other questions? Ayan, 10 o'clock na. Ipo-post ko na siya sa Facebook group natin. Yehe. O, di ba? Ang dami. Sandali. Hanapin ko ang ating Facebook group. Asa na? Tadan! Open cart na. We're opening the work from home Be Awesome mentorship program. 2017 na pala. Yan. 2017. Yan. Check. Go here to sign up. Asan ang ating landing page? Ito. Tadan. Yan. And then, coupon code for discount. Until for discount today, dalang lagay ko, no? Today, discount until today, 11:59 p.m. is, kopyain ko. Paano ko ba ito kopyain? Ayun. Fast mover 12-06-2016. Lagay ko na. Ayan. For 20%. Ayan. So, na-post ko na siya. Any other questions about the course or questions for Janet habang nandito pa si Janet? Oh, 10 ang taga. Oy, may isa tayong taga Pampanga. Sino yung taga Pampanga? Ikaw, ikaw. Sino yung taga Pampanga? Please stand up. Ayan, so sabi ni Caroline, what if initially nag-monthly muna, tapos on second month or so, biglang nagkaroon ng extra money at gusto mag full payment ng course. Pag ganon, Caroline, just email me. And we can give you a new link for the full payment ng course. Kasi pwede ko naman i-stop yung monthly payment through PayPal. Ayan. To Janet, currently how many ang clients mo? 3 daw. Ano, Raynon. Di ba, 3 ba, Janet? Tama, no? Oo, 3. Tapos may pending, may hinihintay pa ako na isa. Ayun, oo. So may hinihintay pa siya na isa. So, 3, ibig sabihin pang-4, ganon, yung isa? I have to decide na na-decline ko yung isa. I-fire. I-fire ko yung isa. Kung i-fire, bigay mo kay ano, ibigay mo sa group natin kasi magagalit yung client. Depende. Titingnan ko pa by next week. Yun yung inaantay mong client, no? Yung inintay ko na client, yung outside Upwork. So, ayaw ko rin siya na-sacrifice kasi nga wala siyang deduction. Oo nga eh, no? Walang deduction. PayPal lang.
Oo. Oo. Sa PayPal, ang deduction is mga around 5% lang. Ganon. Okay. Oo. Tapos ang tanong ni... Sa Zoom meetings po, magkasama batch 1 and batch 2. Ano, pag-uusapan namin yan, Ivy, pero I think now hindi magkasama kasi magulo kayo pagka nagsama kayo. Kasi magulo, syempre, magtuturo ako ng bagong lesson. Tapos yung batch 1, ang question nila is about the bagong lesson. Ay, yung, tama, yung about the bagong lesson. Tapos yung batch 2, nandun pa lang kayo sa lesson 1. So, hindi kayo magkasama. Magkahiwalay kayo. Ayun. And then, ano pa? How much daw ang per hour rate mo, Janet? Gusto mo bang sabihin? Di ba? Basta yung basta yung pinaglaban ko, ganun ba yon? Hindi. Basta yung pwedeng matanggap ko within a month, mas mataas siya. Kahit part-time lang siya, mas mataas doon na siya doon sa dati kong salary. Kesa sa regular job. Yes. Oo, ayun. Pero guys, ang ipinaglalaban nating rate is ano, at least $8 per hour. Tapos actually, yung sa akin, nagsistart talaga ako na ano, at 10. Oh, yun. O, diba? Oh, nag-i-start daw si Janet at $10. Oo, kasi mga buisit yan, mga yan, no? Pinagkakakitaan nila tayo. Kaya gumawa tayo ng maraming blog posts na kakalaban kay onlinejobs.ph. Kasi ang rate ng BA doon parang $400 isang buwan. Hello, hindi pa ako makabayad na internet ko noon, di ba? Siyempre, magbabayad tayo ng internet, ng kuryente, tapos wala kang SSS, wala kang HMO. So, kailangan lahat yan babayaran mo. Sabi ni Muchi, yung rate is, Muchi, okay na yung rate mo because you are a super duper fast mover. Huwag mo nang problemahin yun. You don't need to, ano, to add payment na. And then, sabi ni Raynon, bigay mo na yung pending client mo sa akin. Tapos, sabi ni Caroline, at any time po ba during the course duration, one can upgrade from premium to diamond. Pwede naman, Caroline, you can upgrade from premium to diamond. Pero ano, huwag ka mag-upgrade pagka nabayaran mo na yung full 9 months. So, siguro mga at 7 months, ganun. Hindi naman. Mga ganun. Yun, huwag ka mag-upgrade pagka ano, naka 9 months ka na. May utang pa kami sa iyo. Sabi ni Marcel, yes, mababa rate sa online job that's jobs.ph. Oo, kasi 'di ba, meron kaming yung sa group, 'di ba, LJ sa sparkpassiveincome.com. So silang awayan. Hay nako, no. $5 lang daw. Oo, $3 to $4 nga daw. Excuse me, ganun. Tapos, sabi ni Muchi, okay lang ba din mag-attend ng regular? Okay lang naman, Muchi. Basta kailangan tapusin mo yung mga homework mo kasi iche-check namin yan isa-isa. So, itong Pampanga, si, hindi nag-stand up yung taga-Pampanga. Hindi ko nakita sa chat. Sino kaya siya? Walang taga Davao dito sa webinar today. Wala na, puno na siguro, 50 na yung registration eh. Ay, hindi naman. Parang pwedeng mag-register ng madami, pero yung sa live, yun yung up to 50. Parang gano'n ang ni Zoom. Ah, okay. Mm-mm. So, 28 pa lang naman tayo. So, makakapasok pa sila. If ever. Kaso, late na sila. It's already 10 o'clock. So, yon guys. Ang discount is until, yung 20% discount is until, until today lang. Ayan. So, tomorrow, pag nag-December 7 na ang kalendaryo, tapos na yung discount. Yan. And, the
Membership is only open until December 13 hanggang next webinar namin. So avail nyo na yan kasi ano, titingnan pa namin ni LJ kung feasible ba siya na yung ganyang price kasi ang mura. 'Di ba LJ? Ayan. Ay bakit ganoon? Membership opens in 6 hours pa. Weird, no? Palitan mo na to LJ ng button natin for the landing page. Yung ito. Marunong ka na kung paano siya palitan. LJ? Wawala si LJ. O mamaya ako na lang. Ayan, so papalitan na namin to. Bakit naka 6 hours to? Weird. 6 hours. Ano kayang time zone nito? Baka mali ang time zone. Ayan. So, wala na bang questions? O wala na silang questions for Janet? Thank you, Janet, for sharing with us your work from home story. Ayan. And, sorry. Madaldal ako. Ayan. Thank you, Janet. Mag-thank you tayo kay Janet. And, gawa natin si Janet. So, yung tinuro niya from Ripple, gawa tayo ng quotable quotes doon from Janet. Kung ano natutunan nyo from this webinar. Ay, kailangan pala may internet, no, Janet? Parang kano. Dapat. Oo. Ayan. So, on ko yung internet sa cellphone. Ayan. Tapos, gamitin natin ang Ripple. Yay! And then, share it sa Work From Home Be Awesome na group para makita natin kung gaano kagaganda yung mga work nyo. Ayan. Magpasikat kayo kay Janet kasi meron daw siyang pending client. Di ba, Janet? Actually po, may na-miss po ako na ikwento na inspiring na story doon. Ayan yun. Go. Kaya ko na lang. Oo. Sige, kwento mo na now. Okay. Yung kasi, yung may client kasi ako na ano, eto, wait lang ha. Igi! Wait lang. Eto, nag-apply ako nung work. Ito yung work ko na general VA po sa isang client. Nag-apply ako actually nung November 15. Kasi nga, di ba, na-train na kami na gumawa ng magandang cover letter. Oo. So, sabi niya, dahil dun sa cover letter ko, hindi niya ako i-hire. Na-decline na ako. Sabi niya, overqualified daw ako. Ay, ganon. Natawa ako dun. Dahil sa cover letter mo, overqualified ka daw. Oo, weird. Sabi niya, maybe in the future daw, bibigyan niya ako ng chance. Mm-hmm. Kasi napasalamat pa rin po ako sa kanya. Kasi lang, nang dumating no, yung November 25, kasi nga masyadong lax yung time ko. Gusto ko talaga magkaroon ng client pa. Mm-hmm. Naisip ko na mag-message doon sa mga previous clients na kinontak ko na magbigay ng free service. Mm-hmm. Sabi ko, I'll give a free service sa mga active candidacies ko in Upwork at saka sa mga sinabitan ko sa FB. Mm-hmm. That day mismo, yung client ko nag-reply sa akin na, sige, bigyan kita ng chance for an interview. Mm-hmm. Kasi nagustuhan niya yung drive ko na magkaroon ng client. So, 3 days after the interview, sinabi niya sa akin na nakapasa ako and I was one of the 8 people na pinili niya. Mga 80 applicants yung na-receive niya. So, I was one of the 8 na napili niya. So, after nun, may one last test pa siya na binigay sa amin, which is, ang tanong niya is, paano ko daw ipopromote yung business niya? So, yung ginawa ko, sabi ko, hindi naman talaga ako expert kasi yun yung gusto niya. Yun yung sinabi niya sa akin yung first interview. Hindi siya naghahanap ng expert. So, ginawa ko, iniba ko yung cover letter ko. Sabi ko, hindi naman po ako expert.
ito yung mga skills ko, I'm willing to be trained, ganyan, ganyan. Tapos, yung sabi ko, hindi, ay yung proposal, nagbigay lang ako ng proposal kung paano pagandahin yung business niya, pero hindi siya ganun talaga ka-specific. Na yung bang business proposal talaga. So, ang ginawa ko lang, binigyan ko siya ng samples using RIPL. So, yun nga, feeling ko doon siya na-impressed doon sa RIPL. Oh. Kaya ako yung na-hire. Oo, oh, ang saya naman. So, binigyan mo siya ng mga samples tapos ang gamit mo si RIPL. Oh. Yes, oo. Kasi doon yung sa RIPL, yung samples na ginawa ko actually, siya na talaga yung ano, yung pinopromote ko. Hindi lang samples ng kung ano-ano ng pinanggagawa ko, kundi siya talaga yung na-feature doon sa ginawa ko, yung business niya talaga yung ginamit ko. So tip lang, before ka mag-ano sa client, i-search mo siya muna siya sa mga accounts niya, social media accounts, yung website niya. Tapos, pag nag-propose ka, yung business niya mismo, yung gawan mo ng sample para at least mas na-idea na siya kung ano yung kaya mong gawin para sa kanya. Ah, oo nga, no. Tapos, sasabihin niya pa na, ano, ang galing naman itong, ano, ang galing naman itong si Janet kasi talagang nag-effort siya for my business, ganun. So, magandang technique na yan. Yan lang. Ayun. Thank you very much for sharing that. O ayan, natutunan nyo kay Janet. Alam nyo na mga style, di ba? O LJ, na-unmute na kita. Hey, sorry na wala ako sandali. Okay lang. People, nag-post na ako. Kaya naman pala. Hindi, grabe ka. Mamadali ka ha. Pinost ko sa group yung ginawa ko. Hindi masyado maganda. Sige nga, titingnan namin yan. May mga questions pa ba kayo? Kung wala, matutulog na tayo. Ayan, so, tandaan nyo yung shinare ni Janet. Thank you very much, Janet, for sharing us that. Magandang technique for finding a client online. Ang galing. So, lahat ng mga pending pending candidacies mo sa Upwork, message mo sila. Oo. Kasi nabasa ko sa internet na dapat huwag kang maging confident lang na hindi sila i-follow up. So, dapat nakikipag-usap ka rin sa kanila kahit pending candidacy ka lang. Oo, tama. Tama nga naman, di ba? Kasi pending ka na dun, ibig sabihin na pansin ka na niya. Oo. Ayan, so kung wala na kayong questions, thank you very much, Janet, for sharing your time with us. And thank you din sa mga umattend ng webinar na live. The replay will be available tomorrow pa kasi matutulog na ako. And LJ, ayan, kasi magpa-process pa yung ano nitong Zoom, yung recording niya, ganun, di ba? Kasi may processing pa ito. Kahit mabilis yung internet ko ngayon. O, umabot ng 500 Mbps yung internet ko, LJ. Hindi ka panipaniwala. Kanina ako nakita ko. Oo, umabot siya ng 500. Nagulat ako. Kasi kanina 1 Mbps lang to eh. Pagising ko. Yun. Tapos nagreklamo ako. Bigla nilang ginanda. Bigla nilang binilisan. Ano yung December 13, Mochi? Ah, yung start ng lesson, Muchi, yung mga mag-enroll, for the second batch, ang start ninyo, hindi ko kayo isasabay kasi sa first batch. So, bibigyan ko kayo ng schedule, pero that's after December 13. So, you can go through the lessons na ngayon dun sa membership site kasi may access ka na. So, dito sa access your lessons here. Ayan. So, maganda kung check mo na yung lesson number 1 and yung WordPress basics natin. Kasi ito yung kung paano ka mag-set up ng website mo. And then, you can also check yung mga must-have VA forms. I-download mo na yan lahat para ready ka na. Ito.
Yeah, mga VA forms, ay hindi raw ako nakalagin. Yun, and then the yung mga VA tools and resources. Yan. Okay, so thank you, LJ. Thank you, Janet. Thank you, everyone. Thanks, Tash. Thank you din po. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye. Sa FB na lang. Oo. Bye.